Hello mga mommies! Welcome back to my YouTube channel, Mommy Ice TV. At ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa kung ano yung mga sintomas ng maselan or sensitive na mga mommies na nagdadalang tao. Kaya kailangan po sa kanila or sa atin ay talagang dubling ingat. Samahan niyo po ako para pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga sintomas ng maselan at sensitive ng pagbubuntis ng isang mamis. Mga mamis, hindi po lahat ng mga mamis ay sensitive ang pagbubuntis. Meron naman po mga mamis na hindi maselan ang pagbubuntis nila. So, kumbaga, hindi tayo pare-pareho ng type ng katawan. Meron po tayo unang pagbubuntis na hindi naman po maselan, at pagdating po sa ating pangalawang pagbubuntis is na masilan na po talaga tayo. So depende po yun sa dahilan kung bakit naging maselan tayo sa ating pagbubuntis. Una po ay halimbawa mga kagaya dyan sa mga mamis na first time mom. So kapag first time mom ka, talagang mag-a-adjust yung katawan natin. Maninibago tayo kung paano yung sakit na nararamdaman, kung ano ba itong mga nararamdaman. So kumbaga dinidiscover pa ng ating katawan ang pagdadalang tao natin. Kasi po may mga buntis po na hindi po aware sa kanilang maselan na pagbubuntis. Meron naman po aware na sila na maselan, pero may mga adjustment sa katawan natin na dapat natin alamin, at kailangan po natin dito ay ang alalay ng ating mga doktor at alalay or pag-aaruga ng ating mga mahal sa buhay, katulad ng pamilya natin, asawa, kapatid, kaibigan, mga family, relatives, ganun. So, kailangan nila ng intindi, ay pag-iintindi sa atin kapag ganun yung sitwasyon natin, maselan ang kondisyon ng ating pagbubuntis. So, meron din po dahilan na kung halimbawa sa tagal, halimbawa nabuntis ka ngayon, nanganak ka, and then ang pagitan po ng panganganak mo or pagitan ng pagbubuntis mo is napakalapit. Halimbawa, nanganak ka ngayong taon, and then the sunod na taon mabuntis ka ulit. So, yun po yung may isa sa mga nagiging dahilan din na nagiging maselan or sensitive po yung katawan ng isang mami kapag napakalapit po ng pagitan ng pagbubuntis. Halimbawa, hindi pa nabuntis ka ngayong taon agad. So, hindi pa nakapagpahinga yung katawan ng mami, nabuntis agad. So, kailangan natin na magpahinga muna yung katawan natin para at least hindi tayo malagay sa high risk na pagbubuntis. So, meron din naman halimbawa na matagal ang pagitan ng pagbubuntis mo. Halimbawa, 10 years or 5 years, 6 years, 7 years na pagitan ng pagbubuntis is a din po yun na high risk ka po sa pagbubuntis dahil sa pagitan. So, kumbaga, yung tamang agwat lang dapat. So, depende din po yun sa ating mga katawan, mga mami. Kaya tayo'y nagiging maselan sa pagbubuntis, or baga, nagiging sensitive po tayo. Meron din po mga mamis na dahilan, yung pagkakaroon po natin ng pre-existing medical condition. So, isa po yun sa mga nagiging high risk din po ang pagbubuntis natin, dahil depende po yun kapag mayroong mga pre-existing medical condition, malalagay sa alanganin din po yung pagbubuntis natin. Doon po yung nagiging maselan or sensitive po yung pagbubuntis ng isang mami. Katulad po ng mga pre-existing medical condition, meron ka pong hypertension, diabetic, cancer, yung mga blood disease, mga ganun po, mental health issue, mga ganun. So, isa po yun sa mga dahilan na nagiging maselan ang ating pagbubuntis. So, kailangan po talaga natin ng payo or advice ng ating mga doktor para po alam po natin kung ano po yung mga dapat gawin natin para hindi po tayo malagay sa alanganin, at ganun din po yung ating mga baby. At meron pa nga mga mamis yung pagbubuntis ng kambal or higit pa sa kambal. Halimbawa, binadala mo is twins or yung kambal or triplets, mga ganon, mga mamis. Talagang malalagay din sa high risk ang ating pagbubuntis. Meron tayong heart problems. So,
isa yun sa mga dahilan kung bakit kailangan natin yung payo or kailangan nakatutok sa atin ang ating mga doktor para at least mabigyan tayo ng attention, maayos na attention para hindi tayo malagay sa peligro at ganoon din ang ating mga anak. Lagi po sinasabi po ng ating mga doktor na kailangan po mag-ingat tayo sa ating mga ginagawa at sa ating mga kinakain. Akin kasi, napakaselan ko kasi ngayon. Before, hindi naman po ako ganun kaselan. So, kumbaga, sa unang baby ko, okay lang naman sa akin. Parang easy-easy lang din. Hindi ganun kaselan. Pero ngayon, sobrang selan ko. Kaya bedrest ako ngayon. And then, yung atensyon ng doktor, kailangan nakapokus din sa akin. And then, lahat po ng pwedeng gawin, kailangan maagapan na hindi siya mapunta sa miscarriage kasi yun po yung iniingatan natin na magkaroon preterm na tinatawag kasi nga po yung hindi mabubuo yung ating pagbubuntis. So may mga dahilan talaga lahat po yan. So katulad sa akin, umiinom po ako ng pampakapit nung na-emergency nga po sa unang vlog ko, nung na-emergency ako. Kailangan lahat ng pwedeng gawin ni Doc na pampakapit sa akin, ginawa na kasi alam ko naman po na healthy po yung aking baby sa loob. At ang ano lang talaga kasi sobrang baba ng matres at may mga dahilan talaga na maselan tayo. Kaya laging pinapayo sa akin ng doktor na kailangan mag-bedrest ako. Kunting lakad, activity mo lang na araw-araw, yun lang. Yung hindi sumobra po yung mapagod ang isang mami. At lagi po natin tandaan na kapag tayo ay nag-ingat sa ating mga sarili, may posibilidad po na matapos po natin yung dapat matapos natin yung first, second, and third trimester hanggang sa makapanganak tayo mga mamis. Dahil nga sabi nga, lagi sinasabi na kapag nag-ingat tayo mga mami at sinusunod natin lahat ng payo ng ating mga doktor, ng ating mga mahal sa buhay, sundin natin, wala pong mawawala po, walang imposible din sa atin kapag tayo ay nagpe-pray sa Panginoon. Kaya lagi po natin tandaan ang pag-iingat, ang pagdasal lagi, na maging okay ang lahat kasama si baby. Yun lamang mga mamshi, sana meron kayong natutunan dito sa aking video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe, like, comment down below kung ano pa yung gusto ninyo pag-usapan natin para magawa natin ng video or vlog. Para naman po, mapag-usapan natin kung ano po yung dapat natin gawin at hindi natin gawin. At sana po, nag-enjoy po tayo sa panonood. Huwag po tayo ma-stress mga mamis. At ang mga mister natin dyan, huwag nating i-stressin ang ating mga misses para din naman po yun sa kanila. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless. Mwah.